Pagdating daw po sa pagpapatawa, o pag may nagjo-joke, may tatlong pagkakaiba ang Pilipino, Amerikano at ang Russia. Ang Pilipino daw, nakikwento pa lang yung tao, habang siyang nakikwento, tawa na ng tawa ang Pilipino. Ganyan kasiyahin ng Pilipino. Ang Amerikano naman, di, matatapusin niya muna yung joke, after niyang matapos, saka siya tatawa. Pero ang Russian, malupit. Ang Russian, sa sobrang seryoso niya, pag may nag-joke, hindi mo natatawa yun. Uuwi mo na ng bahay yun. Pag uwi ng bahay, pag-aaralan niya kung nakakatawa ba talaga ang joke. At after niyang malaman na nakakatawa yung joke, saka pa lang siya tatawa. Bakit ko ikinikwento ang kwento na ito? Ang gospel ngayong kapatid ay nagbabahagi sa atin na walang alipin mahigit pa sa kanyang amo. Siguro ito yung magandang pagmulayan, alipin. Sa panahon ngayon, especially sa COVID-19, inaalipin tayo ng takot. Inaalipin tayo ng pangamba. Inaalipin tayo ng pagkabalisa. Sino ba itong umaalipin sa atin at bakit tayo naaalipin? Kaya tayo naaalipin sapagkat tayo nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pero despite ng pag-aalipin ng takot, despite ng pag-aalipin ng pagkabalisa, may pangako ang ating Panginoon sa gospel. Sabi dito, hindi ko sinasabing mapalit kayong lahat dahil kilala ko ang mga pinili ko, pero kailangan kong matupad ang sinabi sa aking kasulatan. Kahit anong gawin ng kalaban, kapatid, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. At ito ngayon yung laging isaksak natin sa ating utak. Alipin tayo ng takot, oo ngayon, alipin tayo ng pangamba. Pero papalitan yan as long na pinili natin ang tunay nating amo, ang tunay nating boss. Walang daily ba ang ating Panginoon sa Kristo? Let us pray, kapatid, na patuloy tayong i-equip, patuloy tayong pagpalain, patuloy tayong gabayan, at patuloy tayong sabahan ng ating Diyos ng buhay upang nang sa ganon, alisin tayo sa pagkakaalipin ng takot, pangamba, pagkabalsa, at palitan ito ng kalayaan, ng pagpapala at biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, amen. Panginoon, salamat po sa opportunity na pinagkaloob mo na may salitang alipin. At ito nga, Panginoon, ang magandang pagbulaya namin. Talaga pong naaalipin na kami ng pangamba, ng takot, ng pagkabalisa. Pero alam namin na hindi sila ang amo namin, na hindi siya ang boss namin, kung hindi ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, samahan mo po kami sa aming battle. Samahan mo po kami sa aming laban. At alam namin na pagkasama ka namin, walang imposible, walang hindi kami magagawa, sapagkat ikaw ang lahat. You are everything, you are powerful, ikaw ang pinakamayaman, ikaw may hilika ng langit at lupa. At kaya, sinusuko namin ang lahat ng ito, ang aming pamilya, ang aming karir, ang aming financial na aspeto. At alam namin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, amen. Mula po din sa Makati City Police Station, at patuloy na bumabati at sabi, just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless!